Narito tayo ngayon sa lugar kung saan ipinanganak ang isa sa mga bayani ng ating bayan, si Mariano Ponce. So sino nga ba si Mariano Ponce? Si Mariano Ponce ay isang makabayan, mananalaysay, diplomatiko, at siya rin isa sa mga kasama ni Jose Rizal at ni Marcelo H. Del Pilar. So mamaya, ipapasok tayo dun sa museo. So ito yung museo ni Mariano Ponce, kung saan makikita natin yung ilang sa kanya mga kagalitan. So tara! Dito sa aming bayan ang Mariano Ponce. So tara, libo tayo. So meron tayo dito, makikita ka nila mga kagalitan na nakita dun sa kanilang lumang bahay. So kagaya nito, meron dito mga masyad na plato at boteng na kuha sa mga guho ng bahay ni Mariano Ponce na nasunog noong 20 ng Mayo 1962. So meron din dito mga plato sa mga pagkakas. At dito naman, meron dito mga lumang points. Lumang sentimo, Espanya, 1870, so 5 centavos, merong, ayan mga limang sentimo, ito naman 20 sentimo, 10 sentimo, at ito yung reproduksyon ng unang edisyon ng Noni ni Tanghere, 1887. So mamaya sa pag-ikot natin, basahin natin yung mga nakasulat na yan sa mga. So dito naman, meron tayo makikita dito sa maliit na modelo. Actually, isa siyang mukha ng bantayog para kay Jose Rizal, kay Marcelo H. Del Pilar, kay Mariano Ponce. So siya ay ginawa ni 2008. So siya yung proposed monument. Meron letter o unique copy ni Mariano Ponce para kay Fernando Mano. So, tingnan nyo naman yung sulat. Nakasulat siya sa Espanyol, yun din ang sulat niya. So ito naman is from Hong Kong, taong 1901. Ayan. As isang sentimo noong Japanese era, 1901 din. And then yung kanyang taitin, yan po ay gawa sa gold. So ito naman is ang water color painting ni Mariano Ponce at saka ni Pocchio Udagawa. Dahil nga si Mariano Ponce ay isang manlunar at isang isang mayor. So meron siya dito collection ng mga aklat upang mas maisulat na maayos yung patungkol sa history ng Pilipinas. So ayan, yan yung kanyang collection ng mga lipo. So maingat niyang inipo niyan. Ayan, aklat na pinamatnugutan ni Maria Moria Norton, kampok ang isang sanaysay sa kasaysayan ng Pilipinas na isinulat ni Mariano Ponce. Isa siyang writer, historian. So dito naman, is meron tayong makitang diorama. So ito yung diorama nitong museum ni Mariano Ponce. So yan yung kanyang itsura kapag tinignan mo siya sa labas. So dito naman, sa side na to, sa wall naman na to, is ito ay matungkol sa pagiging lingkod bayan ni Mariano Ponce. So kapag sinanaw ko siya, nangihilaw siya para makita mo at ma-explain sa'yo mabuti kung saan mga organisasyon na pabilang si Mariano Ponce. So kagaya nito,
Ito naman pala larawan. Ilan sa mga larawan ni Mariano Ponce. Halimbawa, ito. Ponce sa Kalbongresa, taong 1911. So si Ponce ang sumulat ng prologo ng aklat na may pamagat na Galeria de Filipinos Ilustres na isinulat ni Manuel Artigas y Cuerva at inilathala noong 1970. So more on another timeline ni Mariano Ponce. Ito dito. Meron tayo dito parang photo gallery, photo wall. So pag nirotate natin siya, yan, makikita yung explanation. Halimbawa, pag-aalay ng bulaklak sa mataas na paaral ng Mariano Ponce, Baliwang Bulacan, March 22, 1963. So ito yung larawan niya. Then, ito naman, yan, yung larawan. Pagpapasinaya sa bagong bantayan ni Mariano Ponce, Baliwang Bulacan, March 22, 1963. And then, ito. Ito naman yung dalawang logo ng paaralan na isinunod sa pangalan ni Mariano Ponce. So, ito yung paaralan Mariano Ponce, Panitik at Kalayaan, 1964. So, siya ay nasa Tondo, Manila. So, nababang paaralan Mariano Ponce, elementary school to. And then dito sa ating bayan sa Baliwang, nandyan ang Mariano Ponce National High School. Ayan. So nandito po yan sa atin sa Baliwang. At dyan nagtatapos ang ating virtual tour. Ating kilalanin, ingatan at pahalagahan ang mga bantayog at gusaling parte ng ating kasaysayan. Hanggang sa susunod na pagkikita, paalam!